Hello, so dito na naman tayo sa isang nilalaro ko, which is yung My DeFi Pet. So recently nag-update sila ng system nila, kaya ayun, sobrang daming nalungkot, nagalit, kasi nga na-reset lahat yung mga pinundar namin sa loob, like yung pet namin na nag-level up, pinag-level up namin, in-evolve namin, bumalik sila sa pinaka mababang level. And ayun, magbi-build ulit kami ng mga cage, magtatanim ulit kami, magpapa-level up ulit kami ng mga pet namin. Ang medyo okay sa kanila is nagbigay sila ng award, ng reward, pero yun nga, syempre marami kasing iba na nagpuyat na, di ba? Maraming mga kinulang yung tulog para magpa-level up ng laro mo to. Gaya ko, pero ako hindi naman masyado, sakto lang na ito nga, since bumalik na level 1, pinapa-level up ko lang ulit para yung ibang pet ko mailabas ko na, kasi ano eh, nasa storage kasi sila gaya nito. May kanya-kanya kasi silang cage dati. Ngayon, since ano, may binibuild na naman ulit ako para na mailabas ko sila. Kaya ang ginagawa ko, pinaghalo-halo ko lang muna sila sa isang cage. So, sana nga, hindi ko lang alam kung kailan pa talagang pinaka-play to earn dito. Dahil kasi nag-update guys, 2 araw yung update nila. And akala nga namin ilalabas na nila yung boss fight, na yung inaabangan din ng mga abangers dyan na may DeFi pet. Pero wala kaming nakitang anong pagbabago sa system. Nareset lang yung lahat ng mga ano namin. Kaya maraming na nagtampo, nalungkot, nagalit. Hindi mo naman kasi mapipigilan, di ba? Pero yun nga, kung pag nadala ka talaga ng emotion, para sa akin, tinake ko lang to as, di ba, other side of the hustle. Na, kasi may work din ako, hindi rin makapag-focus na maglaro sa ganitong laro na yung mag-grind ka talaga. Gaya nung sa isang laro na PVU, Plant versus Undead. Sa isang araw, nakaka-isang laro lang ako nun, kasi pwede ka kasing makalaro nun mga 3 to 4 times a day, kasi nagre-reset every hour by batch nga lang. So ako, since may trabaho ako, once a day lang ako nakakalaro. Kaya medyo sakto lang din yung ano. So bali, ngayong linggo ipapakita ko kung magkano na yung kinita ko sa PVU. Nag-check ako kanina, medyo ROI na siya pero hindi ko pa kinukuha. Sa Sunday ko siya para saktong 8 days, 1 week, 7 days, 8 days pala lahat, kung magkano lahat at kung nabawi ko ng ROI ko. Bali dito sa DeFi Pet, wala pa kaming ROI dito. So bali na nung initial investment ko rito nung time na yung nagsimula ako last July, mga 6 to 7,000 yata lahat. Mga pet, pati yung ano. So, ano, sa mga iba na gustong pasukin ditong may DeFi pet, nasa inyo na yan. Basta, do your own due diligence na lang talaga sa mga NFT games na papasukan nyo. Diba? Mas maganda, pag-aralan nyo kung talagang long term ba to, talagang magtatagal ba to. Dahil kasi may mga ibang NFT games, maganda lang sa simula pero pagkatagalan niya, hindi na siya ano ba, hindi na siya nagbibigay ng mga reward, mga ano na masyado, binababaan na talaga. Pero gayon pa man, para sa akin, pag dumating man yung pinaka play to earn to, hindi ko rito mapofocus kung ano lang yung time na medyo available ako kasi may trabaho ko rito bilang OFW. So pag uwi na lang, ganun, konting grind lang, ready ko man. So, sa ngayon, nag-research din ako ng
ibang NFT games na pwede ko pong pag-investan. Kasi bala ko kasi mga 5 NFT games siguro yung gusto kong i-build. Kasi gusto ko din yung gaya sa Axie Infinity na ano ba, may i-sponsoran ka, scholarship na nakatulong ka sa kakilala mo o kaya kaibigan mo na walang trabaho sa atin. Isa sa mga nagustuhan ko sa ano, sa vision ng ibang NFT games is ano, sabi nila is ginawa nila yung laro namin para makatulong sa mga tao dahil sa pandemya, na yung mga tao na wala ng trabaho eh mabigyan sila ng extra income habang nasa loob sila ng kanilang bahay. So is, maganda na rin talaga ang pinaka vision o mission ng mga NFT games. So based na lang talaga sa ano. Well, hindi naman talaga mahirap paglaruan yung ganito kasi medyo simple lang talaga. Unless dun sa mga games na kailangan talaga ng strategy tapos talagang i-analyze mo yung bang ganun. Gaya sa mga RPG na mga laro. So ito na siguro baka ano lang, since parang magical lang kasi ito eh, parang skills lang laban dun dito eh. So, yun lang. So, baka tomorrow update ako sa PBU naman kung saan. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba kung gusto nyo magtanong. Actually, hindi ko pinopromote yung YouTube channel ko kasi ano lang naman ba. Trip ko lang ba na mag-video para dumating yung panahon na pag gusto ko panoorin yung mga dati kong video, may YouTube. Pwede natin mapanood yung mga memories na rin kasi yun. So ganun na lang. Sa mga gustong sumuport, pwede naman. Walang problema. It's my pleasure na I'm so grateful na susuportaan yung channel ko. Ganun. Pero actually, hindi ko pinupush na hikayatin kayo na mag-subscribe. So maraming salamat sa inyo lahat at God bless.